magandang araw sa inyong lahat. Narito kami ng unang grupo, mag-aaral ng 11 baitang ng Sagittarius upang talakayin kung ano nga ba ang rehistro ng wika o register. Nang sa gayon, ito'y lubos niyong maunawaan. Ano nga ba ang rehistro ng wika? Isa itong variasyon sa wika na may kaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika. Nabate sa katayuan o status ng isang gumagamit ng wika sa lipunan ng kanyang ginagalawan, mahirap man o mayaman, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, lokasyon, kasarian, edad at iba pa. Ginagamit ang rehistro sa pagsukli sa mga variety ng wika ayon sa gumagamit. Variety, ito ang kaugnayan ng higit na malawak na panlipunang papel na ginagampanan ng tagapagsalita sa oras ng pagpapahayag. Maaaring gumamit ng iba't ibang linguistic item ng isang tao sa pagpapahayag ng higit, kumulang at parehong kaugnayan sa iba't ibang kultura. Bawat pagsalita o pagsulat ng isang tao ay isang pag-uugnay ng kanyang sarili sa ibang tao sa lipunang kanya kinasasangkutan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng register. Una, ang salitang court ay maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan ayon sa register o larangang kinabibilangan nito. Court, sa larangan ng politika, ito'y nangangahulugang lugar o bulwagan kung saan isinasagawa ang paghahatol. Sa larangan naman ng sports, ang court ay lugar kung saan idinaraos ang mga gawaing pang-sports. Sa salitang kapital naman, sa larangan ng negosyo, ito ay puhunan. Sa larangan naman ng heograpiya, ito ay kabisera o punong lungsod. Ayon kay Halliday, may tatlong mahalagang variable na tumutukoy sa rehistro ng wika. Ito ay ang mga sumusunod: field, mode, at tenor. Field, tumutukoy ito sa disiplina o area ng pinag-uusapan. Narito ang halimbawa ng field. Talakayan sa klase sa Pilipino. Kailangan ng komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Kung wala pa ang komunikasyon, parang walang buhay ang mundo. Kailangan po ng komunikasyon para magkaintindihan ng mga tao. Mode. Tungkol ito sa paraan kung paano sinasagawa ang komunikasyon, pasalita o pasulat. Tenor. Tumutukoy ito sa mga participants at kanilang ugnayan. Nangangahulugang para kanino ito? Halimbawa nito ay ang susunod. Kung guro sa Pilipino ang kausap, guro, di ko po maunawaan. Kung kaklase ang kausap, ano pa yan? Di ko gets! At doon na nga nagtatapos ang napag-aralan natin sa sering nito. Naway mas naiintindihan nyo kung ano nga ba ang register o rehistro ng wika.